Pwede niyong may kwento, sir, yung nangyari po dito? Nangyari po kasi ito, noong 2021, nagkakilala kami sa social media. Social media? Opo, sir. Nasa abroad kayo noon? Opo, nasa abroad po ako noon. Okay. Eh, kasi namatay yung misis ko, 2020, so medyo, noong mga panahon na yun, talagang medyo malungkot ang buhay. Okay. Kaya itong nakilala ko, medyo nagka-chat-chat kami. Okay pa naman nung umpisa, puro chatting lang muna eh. Nung pumasok na 2022, March 15, nagkaroon na ng ligawan. So, yun, naging kami na nga. Okay. Yung nangyari, nung July 2022, nag-resign sa trabaho niya dahil nga... Wait, nasa abroad din ba to or nasa Pilipinas? Sa Bicol. Sa Bicol. Sa Bicol. Kasi yung kwento niya, ginigipit daw siya ng kuya niyang seaman na yung pinaka-boss daw nila parang sinusuhulan na tanggalin siya sa trabaho. Okay. Tapos parang yung lahat ng trabaho daw ipinasa na lang sa kanya. Kaya sabi ko, kung ganyan lang din naman na iniipit ka at gusto mo na rin mag-resign, nasa'yo yan. Di para pakita mo sa kanila na hindi ka apektado. Okay. So ngayon, nangyari, di... Wala pa siyang sinabing may maintenance pala siya buwan-buwan. Nung wala na siyang trabaho, sabi niya, pa kukuha ng pang-maintenance. Tapos, siyempre, pagkain. Sabi ko, wala nang problema. Ako na lang muna bahalang mag-ano sa'yo. Dahil, sabi niya, may pera naman daw siya sa bangko. So, kayo ay nagpapadala? Oo. At kailan to? 2021, 22? Nag-umpisa na ang 2022, July 7. Nagpadala ako ng 250,000. 250,000? Oo. Para sa maintenance? Maintenance na rin yun. Tsaka parang ipon dapat. Okay. Ipon na rin. Kasi parang nga... Parang in-love tong si sir, no? Kasi nga parang talagang tawagan namin para mag-asawa na eh. Pero, at that time, hindi pa kayo nagkikita ng personal? Wala pa. Wala pa? Ni video call, wala. Wala din? So puro chat? Kahit hanggang naman nung umuwi ako, walang video call nangyari. Puro chatting lang yan. Teka. Tapos pag natutulog kami, sa 12 hours. Sir Marlon, alam niyo po ba na siya po ay married? Hindi. Hindi niya po hindi. Sinabi. Okay. Ang sabi nga niya, 30, nung nagka-relasyon kami, magte-31 pa lang siya. At wala siyang ka-boyfriend talaga. Magte-31, pero ang totoo niya pong edad, sir, ay? Ngayon, 44 na pala siya. 44, okay. Kita ko doon sa kanyang passbook. Okay. May mga sinend ba sa'yo mga pictures, ganun? Meron. Mukhang 31 naman or mukhang 43 na yun? Mukhang naka... Filter. Pinifilter niya. iPhone pa yung gamit. Kasi may 250,000 eh. yung pinadala ko, bumili siya ng iPhone noon, tsaka laptop. Ano ba yung sure niya, sir? Yung picture na yan. Oo nga. Maganda si ma'am. Mm-hmm. Talagang na-inlove naman si sir. Yan nga eh. Parang... So, pero ngayon, matanong ko lang, hanggang ngayon ba hindi mo pa siya nakikita ng personal? Nakita ko na. Nakita mo na. Nakita kami noong November 29. Kasi umuwi ako October 25. Okay. Tapos sabi nga namin, mag-meet up kami. Sabi ko, pupunta ako dyan. Sabi niya, hindi na. Pupunta lang na Maynila para dyan na tayo magkita. Okay. So, yun nga. Mula... October 25 hanggang November 29 nang bago siya nakasakay ng eroplano, nakatatlong booking muna siya, puro booking. Dahil kinakatwiran niya, parang yung kapatid daw niya na seaman, sinusundan siya kung nagpabook ba siya o hindi, tinatanong. Okay. Kaya ayaw niya na pupunta siya rito na alam nung kapatid niya, baka dapat ako madamay. Pero di naman pala totoo yun, inamin sa akin na wala pala siyang kapatid na seaman na kapitan, wala siyang kinatakutan na anti-anti na parang kamag-anak niya nung adik-adik na ba yun? Kailan kayo huling nagkausap? Huli siyang umuwi, January 6, umuwi ng Bicol. Okay. Tapos 6, 7, 8, 9, tuloy-tuloy pa yung usap namin. Tapos 10 ng mga alas 2 ng hapon, nag-uusap pa kami. Sabi niya, nakatulog daw siya. Sabi ko, sige, tulog ka lang. Tumawag ulit ako ng alas 6. Pagtawag ko ng alas 6, iba na yung sumagot. Anak na niya. Okay, tapos, minumura ko. Di ko na maintindihan dahil Bicol siya. Bicol yung salita ng bata. Oo. Tinawagan ko ngayon yung kapitbahay namin na marunong din mag-Bicol. Pinatawagan ko yung puno yun. Naganap ka ng interpreter? Oo. Yun, sinabi nga nung kapitbahay namin na
ganun nga, may pamilya pala si Chiki, si Leonor. Okay, meron po pala siyang message po sa staff po natin kasi tinatawagan po natin siya. Ang sabi po, lobat, malulobat daw po kasi siya. Sana wag siya magalit, pakitext po sa akin number, pakihingi po please. 3% na lang po ako, nasa biyahe daw po siya pa Manila. Wala po akong matutuloyan dyan. Please po, parang nagpapasundo pa po yata sa inyo, sir. Sundin niyo daw po siya sa terminal ng Cubao. At pakihingi po ang number niya para matawagan ko po siya pag naka-charge ako dito sa bus. Makisuyo ako sa drivers. Saka sana masundo niya po ako. Yun nga, sir. Sa Cubao, okay? Binigay niya yung detalye, sir. Kung gusto niyo, sir, samahan po namin kayo para masundo siya. 2% time, please pakisabi po masundo niya ako. Sir, lagi siya nang papasundo. Ngayon nga, ito nga sabi ko sa kanya, magbabalik ka dito. Kasal ka ng asawa mo. Ano gusto mo? Makulong ako? Makulong ka? Wala na nga akong pera. Makukulong pa ako. Damay pa ako sa kagawin mo na yan. Oo. Ngayon, dahil nalaman mo na meron na siyang kasal pa siya asawa niya. May pamilya nga eh. Oo. Diba? Of course, meron ng criminal liability dyan. Oo, yun nga. Kaya ikaw, alam mo na yung gagawin mo. Mag-ingat ka dyan. Okay? Gusto kong malaman din. Sir Marlon. Opo. Okay. Pumunta kayo sa amin, no? Sa aming tanggapan. Opo. Anong gusto niyong mangyari? Ang gusto ko talaga mangyari, maibalik yung pera na niloko niya sa akin. Okay. Tapos kung di man niya maibalik, magpapile ako ng kaso laban sa kanila. Magkano na yung mga naibigay, na ipadala mo sa kanya? Umabot po siya, sir, sa total ko na ano eh. Ito, no, may envelope. Ay, may folder. 1 million. Dito po lahat. 1 million po ba yan, sir? 1,024,800. Okay, so mahigit 1 million. Ngayon, si Leonor Eronga, low bat na raw. Hindi na natin siya makakausap. Hindi natin alam, of course, kung maibabalik pa ba niya. Yung dalawa cellphone yan. Isang iPhone, isang Bebo. Ah, okay. Low bat siguro yung dalawa. Hindi natin alam. Or iniiwasan ka na lang. Ang tawag niyo po sa kanya is Mami Doña. Mami, Daddy. Yun nga kaya. Mami Doña. Bakit po Mami Doña, sir? Kasi nga ang ano niya, may siya, dalawa lang magkapatid nga daw. Yung kapatid na yun niya, isang lalaki, seaman na kapitan. Tapos itong si Chiki, si Leonor, bunso. Pinamana sa kanya yung bahay. Okay. Tsaka yung palayan, tsaka may... Kaya ano pa siya, sir? sa tatay niya na parang pensyon. Oo. Tapos may pera pa siya sa bangko na nakalagang 600,000 mahigit. Kaya sabi ko sa kanya, mami, doon niya. Okay. Yung pala yun. Yung pala yun, kasi sir. Malalim yan eh. Pero mami and daddy ang tawagin niya, sir. Opo, ma'am. Okay, ganito, no? So ang gusto niyo primarily is maibalik. Yun po, yun yung po. One, kasi more than 1 million. Kasi maliloko po kasi nangyari eh. Okay. Well, ganito, sir, no, ang may advice ko sa iyo. Opo, attorney. Pag mga ganyang cases, of course, no, we have to prove na may nangyaring deceit. Opo. Okay, fraud, panloloko, or pagsasamantala sa iyo, no? Opo, attorney. If we can file that, kasi siguro there can be criminal liability. Okay, opo, depending, no, dun sa hindi ko kasi alam yung mga naging pag-uusap niyo eh. Opo, ano yung mga representations niyo kasi iba rin naman kung talagang nagmahal ka. Opo. 'Di ba? Syempre kung nagmahal ka, gusto mo magbigay kasi yun, mahal mo yung tao. Opo, hindi naman pwedeng bawiin mo yon kung talagang nagmahal ka. Opo. Pero kung may nangyaring panloloko dito, okay, pagsasamantala. Opo, attorney. Okay, of course yun ay may criminal liability. Now, kahit naman sabihin natin na baka walang krimen na naganap dito, okay, we would study the case, no, kung pwede rin yung civil complaint. Opo. Okay, ibig sabihin pag civil complaint, pupunta ka sa korte, papatunayan mo to na naloko ka, gusto mong maibalik sa yon. Okay, ibabalik sa'yo yung 1 million with interest. Pero walang krimen na, opo. Na naganap. So yun yung mga options mo. Depende again. No? Depende again kung ano yung mga representations niya sa'yo or talagang nagmahalan lang talaga kayo. Mga ganong instances, factors, opo, no, na malalaman natin. Ang hirap lang kasi hindi natin makausap, Shari. So, pero willing naman po siya. Siguro, kasi babalik po si John Russell bukas, di ba, attorney? Ah, so malay nyo, tomorrow din naman po, magkaroon ng part 2. Makausap naman po natin. Arapan, attorney. Si Ma'am Leonor, makapag-usap po kayo ng maayos. Opo. Kasi mahirap din, attorney, Sir Marlon, na hindi din natin makuha yung panig niya. Pero mukhang, tingin ko naman, mukhang... Nagmahala naman talaga kayo. Mahal ka naman po, niya. Kasi
Ang sa sweet ng mga messages. Hindi ko naman maibigay yung pera siguro ng ganun kabilis kung walang emotion na kasama eh. Parang ganun eh. Oo. So talagang na-fall itong si sir. Na-fall. Kaya lang sir, kayo po ba ramdam nyo mahal din po kayo ni Ma'am Leonor? Yun ang hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi niya. Kalung araw siguro ramdam niya. ilang years po ba kayo or ilang months po kayong... Magtatatlong taon. Magtatlong taon. So, kailan mo lang nalaman na meron pala siyang pamilya na? Ito lang, January 10. So, neto lang. January 10. Last week, kapo. Ito ang sakit nun, no? Sorry, mga ganyan. No? Well, kami, we're very sorry na naranasan mo yung mga ganyang... Maraming salamat, attorney. And well, of course, maging silbi rin po no, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin na siguro maging maingat din tayo sa mga nakikilala natin dyan online. Opo. Oo. Hindi natin alam talaga. No, yung talagang sabi mo nga, malungkot ka nung panahon na yon. Malungkot. Kaya kahit talaga. Walang video call, hindi pa nakikita in person. Parang nakuha na agad niya yung loob ko, parang ganun. Oo, no? So, magaling din siguro talaga yung... Malambing. Siya, eh, oh. Tsaka 24 hours nga yung tawagan. Tapos matutulog na. Dinig mo na aming mahili ka siya tisa dahil walang tanggalan na headset eh. Parang kinikilig pa si sir. Nakakamiss niya eh. Well, nagpapasundo sa'yo. Namimiss mo sir. Walang tanggalan na dinig mo yung mahili ka eh. Hindi ka nag... Kumbaga, attorney, hindi siya nagdududa kasi wala naman siya narinig sa background na asawa niya. So siguro maganda talaga malaman natin yung panig ni Ma'am. Isang katanungan din dyan is, well, ang isa yung fact na kasal siya, mm-hmm. Baka naman kasi hindi na sila nagsasama. Yes, yun nga, sir, baka mamaya hindi na din sila okay din nung natin yung... Ano kasi, netong huli na ano, kasi nga, yun, kaya nasabi kong parang scripted lahat, netong huli, nung nalaman ko na may asawa siya, tinanong ko kung sino tong kati na kunyari tinutulugan niya dahil binabatungan yung bahay nila, dahil may nanggugulo sa kanya. Di sabi ko, sino to si kati? Natutulog ka ba talaga doon? Sabi niya, hindi. Aminin ko na sa yung totoo. Katabi ko si mister, kaya di ako makatawag sa iyo kasi nabi ko lang na doon ako natutulog kay kati. Ganun. Ayun na nga, no? So may mga times na nagtatabi pa rin sila ng... Siguro. Kasi may mga araw, sir, na buong gabi kayo. 24 hours daw, Shari. Imposible namang hindi makikita ng asawa at mga anak yun na meron yun pa video call. Diba? Saka may ginagamit siya na pamangkin yan na minsan pag nag-away kami, kasi pag nag-away kami, sasabihin ng nasa hospital siya. Tapos tatawag yung kanyang pamangkin na kanyari si Gwen. Gwen ang pangalan. Tito, paano ng tita ko? Nasa hospital ngayon. Ganito. Ako naman, siyempre, alala. Tapos may isa pa yung kapatid daw na Gwen, si Doc. Magkapatid, anak ng Seaman daw yun. Kuya niya. Ganun din, nagte-text din sa akin. Hindi ko alam kung siya nga nag-text o siya na lang nag-text gumamit ng ibang pangalan. So, apparently, Shari, parang alam na rin nung mga ibang kasama pa niya doon. Oo. Pero isang boses lang narinig ko yung babae na tumawag sa akin, yung Gwen. May babae tumawag talaga, teenager. Pero yung Doc, parang text lang. Tapos yung tip na kaibigan daw niya, hindi ko nga alam kung tip ba talaga o baka mister niya yun. Opo. Nagte-text din siya, swerte ka. Ang dami naniligaw sa kay Cheki. Ang tagal ko nang naniligaw dyan, ikaw ang sinagot. Napakaswerte mo. Parang ganun. Sabi ko, sir, makakahanap din kayo ng para sa inyo. Kaya parang smooth talaga lahat. Oo nga, no? Talagang nandun lahat eh. May formula eh. Sige, sir. Siguro tomorrow po, susubukan natin, sisikapin natin na mapupunta po dito si Ma'am Leonor para marinig po yung kanyang panig. Opo. Malaman po natin kung paano po natin maaayos to. Opo, sige, ma'am. Susundin niyo po ba? Kasi, sir, may detalye kami kung isang bus terminal siya. Oh, ma'am. Willing naman po ako. Sabi ko nga. Willing naman si sir. Sabi ko nga po sa kanya, nangyari yun, di ako masamang tao. Kilala mo ako. Walang masamang tinapay sa akin. So, saan niyo po siya dadalhin pag sundo niyo po sa terminal? Hindi na po pwedeng magsasama po kami. Dahil alam mo na. Para lang malinaw. Baka pusis na kasunod doon natin. baka naman bukas kayong dalawa na yung nireklamo dito. Baka pusis na. Okay. Yan pala yung plano na. Pag dinala ko, may plano, kasunod na yung pulis. So, ganoon na lang, sir.
kasi namuubusan na rin po tayo ng oras. Kausapin na lang po namin kayo. Antayin lang po natin yung message po ni Ma'am Leonor. Actually, alas 4 daw po yung dating po ng bus niya dun sa terminal na yon. So, tignan po natin. Opo, tignan po natin. Kausapin po kayo nila Ate Odette sa kabilang studio, Sir Marlon. And I'm sure naman po, mukhang willing naman po makipag-usap si Ma'am Leonor. And ma-explain po yung kanyang panig. Salamat, opo. Sir Marlon. Maraming salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Attorney, salamat. Sige po, ha? Alam mo na. Okay? Mag-ingat ka. Thank you so much. Mukhang may part 2 tayo tomorrow. Bukas sana. Dalawa ang part 2 natin. Kaya nga. Yan yung mga umibig ng sobra-sobra. Salamat, diba? Po, Sir Marlon. Thank you. Sige, Sir Marlon. Magandang hapon.